499. Ang specs ng phone na to is sa price na 6.5, although 6.5 na rin kasi siya eh. 3GB RAM, 32GB internal po. So much better siya ma'am pang gaming or pang store ng files. Although kahit wala ka pang memory card, marami ka naman yung store ng files. Kung more on gaming din naman talaga or viewing yung gagamit ng phone na to, naka 5,000 mAh battery siya, which is matagal pong malobat. Aside doon ma'am, kung more on camera din yung gagamit, meron siyang dual back camera. Meron siyang isang 13 megapixel, meron siyang 2 megapixel. Ang purpose po niyan is ito. Sa back camera po, ito. Using 13 megapixel ma'am, doon papasok yung linaw. Baga, main camera natin. Aside doon, meron siyang tinatawag na bokeh effect. Which is, I mean, sa Vivo, kahit lower price, yung bokeh effect po, pwede mong i-reverse kagaya nito. Yan. Ito yung po yung kuha. Pero kung gusto nating i-reverse ma'am, gusto mo maging focus yung background, pwede mong i-reverse using bokeh effect. The same time ma'am, pagdating kasi sa other features nito, naka-latest OS version na rin naman siya, Android 9. Tapos meron siyang features na ultra game mode, which is kasi ngayon, mahilig yung mga bata or mga millennials gumagamit pang gaming, like mga Mobile Legends. Meron siyang tinatawag na ultra game mode. Ito po. Which is kahit nagigame sila, halimbawa mayroong tumawag, automatic pwedeng gawing i-reject yung calls or background calls. Yun yung si Y11. Next natin ma'am. Ito si Y15. Ito ang susunod na yun. Ito naman ma'am, sa price na 8,000 kasi 7,999 na siya eh. Ang worth dito sa phone na to is yung RAM. 4GB RAM, 64GB yung storage, imagine sa 8,000. Plus naka 5,000 mAh battery. Ang kinaibahan niya kay Y11, ito naman siya sa camera, naka triple cam. Ang nadagdag sa kanya ma'am, yung tinatawag na super wide angle. Ito po yun. 13.8N2 siya. Halos same lang po, ang nadagdag lang sa kanya yung 8 megapixel. Yung tinatawag na wide, kagaya nito. Hindi focus lahat yung buong module na yan. Pag ginamita mo ng wide, nagiging ganito siya. Yun yung purpose. Although same din naman sila, meron din bokeh effect. Yun lang yung mahalos difference nila ma'am. Naka 4GB RAM, 64GB. Meron din siyang ultra game mode. Android version niya, 9.0. Same din po. Ito ma'am, si Y19. Ito naman po si Y19. Sa price niya before kasi is 10,999. Ngayon, 9,999. Sa ngayon kasi ito yung bestseller naming phone na to. Kasi imagine mo, sa 10,000 mo ma'am, naka 4GB RAM ka na. Tapos 128GB. So mas kayang isupport or marami kang may store na files nang hindi po nag-memory card ka agad. Aside doon, meron siyang 5,000 mAh battery. Pero take note po, yung 5,000 mAh battery na yan, ina-expect kasi natin. Although matagal siyang malobat, pero ina-expect natin, syempre mataas battery, matagal i-charge. Sa kanya ma'am, meron siyang tinatawag na dual engine fast charging. Which is ito yan. Ang advantage kasi dyan, basta naka 18 watts ka, kahit hindi na yung mismong charger na Vivo, compatible pa rin siya. Aside doon, meron naman siyang tinatawag na triple camera. Ang camera niya ma'am na nadagdag, yung tinatawag na super macro. Although same lang din naman, 16, 8, and 2. Ang nadagdag naman sa kanya ito, yung tinatawag na super macro. Yung mga microscopic na object na gusto mong i-highlights, nagagawa mo. Kagaya nito. Normal na camera, hindi na natitake yung pinaka fingerprint ko. Using super macro po, nagiging ganito na siya. Yun yung advantage niya. Tapos yung screen size 6.53, good for gaming, viewing, browsing. Advantage niya Y19 compared sa ibang unit natin. Ito ma'am, sunod. Si S1 Pro. Ang highlights namin sa phone na to, yung battery na 4.5, which is mabilis mag-charge. Halos 1.5 hour lang po. Pero depende pa rin talaga sa charging time. Kasi naka dual engine fast charging siya, plus naka type C port. Ang advantage kasi pag naka type C port, kahit nagre-reverse kayong pagka-insert mo rin sa mismong charger, okay lang po. Ang highlight sa phone na niya, AI quad camera na siya. Ang difference niya naman, ganito. Meron siyang apat na features. Although tatlo ang naka-view, pero ang mga apat dyan, yung main camera, which is yung 48 megapixel.
Ang nadagdag din sa kanya, yung super wide angle, yung pwede mong ipa-wide kapag ka mag-group picture po. Hindi mo na kailangan mag-adjust. Aside doon, ma, meron siya ding isang bokeh effect. Using 48 megapixel, pwede mong i-blur yung mismo main background. Same din po ng kay Y11, na re-reverse. Ang difference lang, medyo mas malino din talaga siya. Yun yung reverse. Aside doon, meron din siyang tinatawag na super macro. Ito naman din yun. 2 cm lang po. Makakapag-take kayo ng views. Ang specs nito, ma'am, 8GB RAM, 128GB internal storage. Plus, naka-Qualcomm Snapdragon 665. Ang advantage natin kasi pag naka-Snapdragon, good for gaming. Baga, balance na balance. Plus, yung octa-core processor. Okay. Ito naman din, sa ngayon, wala siyang stocks. Pero sige, yanan lang din natin. Ito naman po yung pinaka-high-end unit namin. Sa ngayon po. Ang advantage nito, ma'am, meron siyang tinatawag na dual elevating front camera. Isang 32 megapixel, isang 8 megapixel. Sa kanya kasi, ma'am, meron siyang tinatawag na super wide angle. Di kagaya ng mga naunang unit natin, sa likod lang. Sa kanya, meron siyang super wide angle. 105 degrees po pag nagtitake ng picture. Di mo na kailangan gumamit ng monopod. Nag-spread siya. Aside doon, same din sila na S1 po. Quad cameras din po. Ang specs naman nito, ma'am, 8GB RAM, 128GB. Plus naka-in display fingerprint scanner na siya. Yung mismong fingerprint na sa mismong main screen na po. Tapos Type-C.